Yo, what's up mga kalalabs? Welcome back ulit dito sa aking channel. So, ngayong araw na to, mayroon naman akong bagong content para sa inyo. So, dito, sinisiguro ko na makakuha kayo ng konting idea. Lalo-lalo na dun sa mga bago. 20 minutes later. So, ngayon guys, yung hamba. Mataas yan. 2.7 yung height niyan. Saka ito yung pinto. Yan. So medyo mabusisi itong pinto na to. Yan, kasi may design siya. Okay, and si Rodel. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo step by step pagdating sa Pacquiao. Sa Pacquiao tayo ngayon. So susukatan lang natin ito, no? Yung lapad, susukatan natin yung lapad. 90. 90 yung lapad niya. So yung haba niya is 90.90 plus 2.7. Siyempre yung hamba. Ito yung hamba. 30. So bali yung total nito is kasama yung pinto, 10.6 yung big meters. So kung kompresyon natin yan, kung pakyawan tayo, ang package yan, package deal. So ito naman para sa mga materialis, mula sa tape, sanding seller, clear doors, lacquer, lahat gagamit sa barney. Nakalaga yung pinto na yan, para yung hamba na to, 3660. Yung po guys, so ang total nito, labor materialis, 13,380. So ayun. So tara, samahan nyo ko, tutuloy natin to. Sa gagawin na natin to, kasama ko si Mr. Rodel, ang magaling kong bugador, saka lihador. Magaling yan, magaling. So ano guys, sa pinto na to, sa hamba na to, tatrabahoyin mo to ng tradies. So tradies, may labor ka isa para medyo mabilis. So yung tradies, kailangan matapos mo to sa halagang 600 a day sa labor mo. So sa tradies, sumayag 1-8 siya. So sa 9,920, so may natira ka pa na 17,920. So ano pa ba? Hindi na tayo lugi na, di ba? So ayun guys, sige, ituturo ko pa sa inyo kung ano yung mga preparasyon nito hanggang sa dulo, hanggang finish tayo. Abangan nyo ulit mamaya. So ito guys yung unit to, tapos na to. Ayan. So ito yung pinto ng ano, ng main door. So ganun kataas siya. Ayan. So ayan po yung kulay na habulin natin. Ayan. Ayan siya. Ayan. Imagine nyo guys, kaya ganun yung presyo ko sa Pacquiao, kasi ganun kataas yun. Mataas talaga yung pinto na yun. So may mga design pa, kaya mahirap. Mga kuting-ting natin lihat niya. Unit 1. Ito naman yung unit 2 sa kabila. So, napapansin nyo, may gumagawa pa sa labas. Unit 2. Unit 1. So, ayan na. So, ayan yung hamba na yung gagawin natin. So, imagine nyo kung gaano kabusisi itong pinto na to. Mga dukutin sa lihan nito. Mga ganito kasi may mga design pa yan eh. Yan ang mga design-design niya. Yan. Lahat yan doon, paikot ganun. Puro ganyan design. Kalit natin kung paano i-masin itong ano.
natural shed polytype. So ito yung ginagamit natin pang masilip sa mga tas, samba polytype. So kung bibilihin ito sa hardware is siguro mga 250 or 260. So ayun guys, magmamasilya na tayo. Pakita yung pito. Magdawin na ulit yung. So ayun guys, magmamasilya na tayo ng pinto. Yun. So ito yung gagamitin natin, polytype. Maganda yung finish talaga natin. Mga ganito. So ang susunod na gagawin na naman natin dito is lihain natin to ng number 100. Pinakamagandang gamitin nating liha, triple M, para mas matibay siya. Di basta-basta napupudpud yung talim nito. So yun guys, magliliha na tayo. Siyempre gagamitin natin sander para mas mabilis tayo magliha. So ang gamit natin na liha, number 100. So tara, panoorin niyo ako. So ayun guys, tapos na tayo magliha. So ito na, ibabalik na natin yung pintuan natin, no. So dito na natin siya ipipinish. So isisi pagkakabit ko nito, sanding sealer tayo. So ayan, oh, taas niya, no. Oh. Parang kalahati lang yata ako. Oh. Tapos na tayo magliha ng number 100 saka number 150. So number 150, ito yung number 150, ito naman yung 240. So natapos ko na siya lihain, lagang thinner. So busahan, bibusahan tayo. Yun. So punasan natin. So ayun guys, tapos na, magsisealer na lang tayo. Tara. So ayun guys, magsisealer na ako. So ito yung sanding sealer. Sanding sealer. Kailangan din may locker tayo para medyo malabno yung labas ng sealer sa spray gun. So ayun guys, tapos na tayo mag-sealer. So ang susunod natin yung gagawin, silihain natin ng number 240 para sunod yun, stain na tayo. Kukulay na tayo ng stain, wood stain. So ayun guys, after natin mag-sealer is kailangan natin lihain ulit ng number 240. Ito. Ang gagawin ko naman ngayon, kukulayan na natin siya, i-stain na natin siya. So, ayan. So,
Ayun siya, makinis na. So, i-steam na lang natin siya. So, ayan guys, tapos na tayo maglihat ng number 120. So, ang kasunod natin gagawin ngayon is magkukulay na lang tayo. So, ito yung kulay natin. Maple. Pero kailangan adjustin ko pa to para hindi siya gaano madilaw. So, kukuha tayo ng pangulay ngayon. So, ito yung lamblak. Tingting color, lamblak. So, lalagyan natin para ma-off yung ano, kulay dilaw niya talaga. So, ayan. Papatak lang natin dito. Kaya in-adjust ko tong ganitong yung kulay nitong maple na to kasi ano eh, kailangan parehas yung kulay dun sa kabilang vendor sa unit 1 saka dito sa unit 2. So dapat maging parehas yung kulay nilang dalawa. Check. O ayan guys, medyo maitim na siya, no? Ito sa bago. Medyo maitim na. So, yun na yan yung kulay. So, yun na yan yung kulay na gusto ng may-ari. So, tara, kulayin na natin 'to. Istin na tayo. Bigyan mo 'yung gun. Ang gapa. Baba, ang sayo. So, ayan guys, tapos natin yung hamba. So, isusunod naman natin yung pinto. So, ayun guys, natapos na natin i-stain. Ayan na siya. Ayan. So, ipitin natin ng sanding sealer ulit. So, ayan, may kulay na yan. Ayan yung kulay niya. So ayun guys, tapos na tayo. Tapos na natin ipitin yung unang stem natin. So ayun, so ang susunod na prosesong gagawin natin is retoke bago tayo mag second stem. So yung retoke, example ganito, ito. Yan ang i-retoke natin. Buburahin natin yung kulay na yan. So ang gagawin ko, magtitimpla ako ng kulay para dyan. So, kasi maraming retoke yan. Pansin nyo, ayan o. Yung mga singit-singit, ayan. Ayan, yung mga nabubuti na yan. Ayan. Ayan yung retoke. So, kailangan magpares yung kulay nito. Buburahin natin yan. Ito. Ayan. Ayan na yan. Buburahin natin yung mga kulay yan. Ito. Ayan, ito pantay natin para maganda tingnan yung kahoy natin.
mamaya-maya magtitimpla na ako ng ano, ang retoke natin. Magre-retouch na tayo dun sa pintuan natin, yung pinto natin, i-retouch na natin yung mga ano, mga puti-puti. So maggagawa ko yun ng kulay para pang retouching natin. Ayan, ayan oh, medyo kababaksin ko lang guys, oh. Full vaccinated na ako. So ayan. So ayan, ang gagamitin natin na pang retouch sa ito, Rosena, tingting color Rosena, blam-blam. Paghahaluan. So ito, tatlong klase. So ang gagawin natin kulay, hawid sa maple, then black, then red. Kasi nagtatlong kulay yung pinto natin, hindi pwede yung isa lang. So ito, magsalin ako ng sanding sealer. Ito, sanding sealer to guys. Ayan oh, isalin ko. Paggagawa natin ng kulay. Ayan. So dapat tatlo talaga. Okay. So yun guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa to, no. Rosena muna. Mix natin. Then Venetian red. Meron tayo Venetian red. Siyempre, haluan lang natin ng ano. Haluan natin ng konting lamb black para kumarya sa kulay. So ayun guys, tapos na tayo. So may nagawa na tayong mga pang retouch sa pintuan natin. So ayun guys, naabot na tayo ng gabi. Nire-retouch ko na to. So ito yung tinimpla natin. Pang retouch. So ito, tuturo ko sa inyo ulit. Lapit mo. So ayan po guys, yung mga puti-puti na yan. Yung po yung i-retouch natin. Ayan. So i-retouch natin yan. Yung retouching natin. So gagawin natin ngayon dyan is pilihan natin para makapag second steam tayo. So yan na. Wala na yung mga white dyan, mga puti-puti na ano, pang retouch. Clear na yan.
So yun guys, ipitin na natin ng sanding sealer. Sanding sealer ulit. Ito yung pinakahuling sanding sealer na. Ang sunod nito top coat na. So para ano, para pantay talaga yung kulay niya. So gagawa tayo ng kulay uli na pang-ipit para parparas yung kulay. So may sanding sealer tayo rito. Ayan. Ayan o. Ayan, wala pang kulay yan. So gagawin natin is kukulayan ko. So mayroon pa rin tayo Venetian rig na gagamitin. Ayan guys, ano, kita nyo pula na siya, pula. Siyempre adjust pa natin yan. Patay ng Roshena. Roshena. Konting lamb black. So yun guys, yung pang-ipit natin na kulay. Dilaw pa konti. Okay. So nagawa na natin yung kulay guys. Siyempre lalagyan natin to ng ano, lacquer thinner, para medyo malabnaw talaga yung buga ng ano natin. Ayan o. Pwede na siya ibuga. Pwede na siya ilagay sa spray gun. So tara, sealer na natin to. Guys, pag finish na lang, sunod dyan, finish na. Finish lang gagawin natin dyan. Ayan. Taas, grabe no. So yan siya. Yan siya kataas. Mapapansin nyo. Yan yung hamba nyo. So yan guys, top coat na lang yan. So yan guys, huling lihan na natin to. So ang gagamitin natin dito pang liha is number ito. 320. Pinaka-pinong-pino na. So pa-finish na tayo rito. So lilihain na lang natin 'to bago natin i-finish. Hey,
door natin, no? Medyo makintab. So, ang gagawin ko ngayon, gagawa ako ng top coat na mat lang siya. So, ipapakita ko rin sa inyo kung paano gagawin yung top coat na hindi siya makintab. So, ayun po mga kalalabs, gagawa tayo ngayon ng top coat natin dyan sa pinto. Ayan. So, siyempre, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung matte finish. So, ang gagamitin natin is ito. Clear dead flat. Then, ito, clear gloss to, clear gloss. So, naisalin lang dito sa buti ng clear dead flat. So, ang ratio nito mga kalalab, so, 3:1. So, ang gagawin ko ngayon, magtitimpla lang ako ng punti na lang kasi isang ano lang yan, isang pinto na lang yan eh. So, dati yung tinitimpla ko nito, 3:1 is tatlong dead flat, isang clear gloss, then isang lacquer flow. So, ito yung gagawin natin ngayon. Magsusukat lang ako ng titimplahin ko ngayon para sa pinto na to. So ayun mga kalalab, sa gamit natin lahat, burong buisin. Ayun, buisin yan. Simula sa locker, clear close, dead flat, thinner, lahat buisin. So, tip ko sa inyo, pagka na kayo nagbabarnish, sa buisin na kayo. The best. Boys in is the beast. Napanood nyo itong video na to, huwag nyo i-skip to. Panoorin nyo, simula umpisa hanggang dulo. Kasi sana, sigurado kong mayroon kayong makukuhang idea dito o matututunan. So, ayun guys, ito na yung pagtitimplahan natin. So, ito yung position ng ang pwesto ng clear dead flat. Dito, dead flat yan, pababa. Dead flat din to. Sara to. So tatlong layer yung lalagyan ko ng dead flat. So ibig sabihin hanggang dito yung dead flat ko ngayon ilalagay. Hanggang dito. 1 2 3. So tatlong layer 'yan, yun yung clear dead flat. Pagdating dito sa pang-apat, 'yan yung clear gloss. 'Yan yung taas ng clear gloss na ilalagay natin hanggang dito. So pagdating naman dito sa pang-lima, yan yung locker flow. Yan yung taas din ng locker flow na ilalagay natin. So, yan yung pagtakpot natin ngayon. So, nasan na yung clear gloss natin? Sipat-sipatin natin para medyo sumupra tayo ng konti. Bawas natin. Okay. So ayan ha, ang clear dead flat natin guys. So, ang lalagyan natin hanggang dito sa isang layer lang ng clear gloss. Kasi 3:1 yung ratio natin eh. Nandito na siyang layer, no? Layer to, so, malabno lang yan, eh. Parang tubig lang yan. Oh. So, salin natin dito. Okay, may clear gloss na tayo. Then, ang kasunod natin is flow. Lacquer flow. So, ganun din yung dami niya. So, mas marami, pagka 3:1 kasi, so, mas marami lang yung clear gloss tayo. Lakad mo to, lakad mo. So, isisilipin natin.
So tama lang guys. So ilalagay na natin dito. Okay. So ayun na. Ibabalik ulit dito sa nilagyan natin kanina. Sasaling ulit. Siyempre mix natin 'to eh. Yan, hanggang dito lang yung ano natin. So, lalagyan naman natin ngayon ng ito, lacquer. Dami, daming lata kaya nakakalito na. Oh, ito naman yung lacquer thinner. Ilalagay din natin. So, pupunuin natin yan. So okay guys, siyempre haluin natin, mimix lang natin siya. So yan ang pang top coat na natin. So guys, pagka ano naman yung talagang marami yung gagawin yung pinto, siguro mga 10 or 12, ganun. So di nyo kailangan magsukat-sukat. So ang gagawin nyo lang, titimplahin nyo lang, pagka matte finish yung gagawin nyo, tatlo na clear dead flat. Saka isang clear gloss. Then isang latang lacquer block. So yun lang. Pagsamasamahin nyo lang yan. So yun na, magandang finish nyo na yan. Dead flat na yan. Kung napapansin nyo yun, ayun, isa matte finish lang yun sa CR. Ayan. So ayan guys, pansin nyo. So ayan guys, saling na tayo dito ng pangtapot natin. So ayan. Okay. So okay, ready na. So imagine nyo guys, siyempre palatag yung buka ng hangin natin. Yan, tama yan, ganyan. Siyempre, hinahan lang natin muna yung hangin para suabi yung bagsak ng pangtapot natin. So, imagine nyo guys, ganong kataas yung pinto na yan. Ayan, oh. Lapad yan. 120 yung lapad yan. Samahan ba? Parang, dito lang ako, di ba? So, kaya ganon yung binigay ko sa inyong presyo kung sakali mamakyaw kayo. Kasi ano siya, mataas siya at saka ayan oh. Itong mga to, yan ang makuting-ting trabahuin pag mamasilya. Itong mga singit-singit na to. So mabusisi siya. Sa totoo lang guys, for this ko to ginawa. Pinto na to. Pero kung papakiwin mo nga to, sabi ko sa iyo 3 days o hindi paabot ng 3 days. Matatapos mo na yan. Hush, my dear, it's been a difficult year. And terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a hopeless year, I'm a man of three fears. So ayun guys, yung ano natin.
Kung mapapansin nyo, is parang magugulat nyo, parang matingkat siya, di ba? Maging tab. Ayan, maging tab siya. So, ganyan lang siya. Pero pagka natuyo yan, magmamat na yan. Wala nang tintab yan. So, ayan guys, mission accomplished na tayo. Tapos na tayo guys. So, ito. So, ayan guys, yung pinto na ginawa natin. Finish na po yan. Finish. Yun. Yun. Okay na. So, patutuyin na lang natin. So, ayun guys, yung napinis natin pinto, ayun o, oh, mat na siya, di ba? Wala na siyang pintab. Ayun. Taas, magkukumpara natin dito sa pinto na to. Plate lang yan. Yung mga materials natin yung ginamit. Ayan. Ayan. So, lahat po yan, buisin. Ayan. Lahat po yan, pang varnish yan. Gamit ng varnish, guys. Siyempre, ito yung compressor natin. Jojo, so anong masasabi mo yun sa ginawa nating pinto? Pinto ng tita mo. Masasabi ko lang po, salalang saludo po ako sa gumawa. Wow. Totoo? Totoo po. Ayan si Sir Rady. Tatanungin din natin si Sir Rady. Wala ba bayad yan? Sir, anong masasabi mo sa ginawa kong pinto, sir? Maganda. Wow. Parang yung sa kabila. Parehas, no? Parehas. So, ayan guys, maganda raw. Si Sir Rady na nagsabi, ha? So, approve yung ginawa ko. So, ngayon, sisilipin natin yung isang pinto. Kasi dalawang ano to eh, dalawang pinto to eh. Magkamukha yan, magkamukha. Pero magkamukha lang siya. Unit 1, unit 2. So, doon. Boss Lito. Ano? Hi ka dyan. Hi. Shout out ka muna sa family mo. Kumusta na yung mga
Sawa ko dyan sa ano, mga anak ko dyan sa Pangasinan. Sawa na dyan. Sawa pala. Ang dami yan. Sorry. Nagkamali ko rin. Ayun guys, shoutout na pala dun sa mga sa family niya. No? Isa lang pala yung asawa. Lito Moran. Oh. Ayan. So, ito yung ginagawa niya rito. Ayan. Oh. Ayan. Ang galing. Perfect. So, ayan. Ano sa third floor kami. Ayan. So, ayan yung taas ng bahay na to. Wow, ang ganda ng bahay. So siyempre, yun yung ginawa nating railings. Shout out ka muna, Architect Jackson. Architect! Ano mo ulit camera? Nahiyan si Architect. Hihayin yun eh. So yan, ayan guys, yung isa pang pinto na ginawa natin. Yun, eh. So ito, napakasimple lang yung design dito. So ito, pagka pinakyo mo, nasa sa 4-5 labor materialis, panali ko na dito guys. Ayan o. So babalik tayo dun sa unit 1. Kaya yung main door na isa, yun o, guys. So, ito naman yung isa. Ang tago eh. Badyaw ka ba? So, ayan, yung ano. Isang pinto. Ayan. Ayan naman natin yung room na ito. Ayan, talaki yung hamba natin guys. Ayan o. Pinto. Hamba. So ayan. So dito na naman tayo. Ito na yung last kong babarnishing pinto. So ito na yung pinakahuling-huli. Wala na akong gagawin pang iba. So bali yung nabarnish kong dito yung mga pintuan is 9, 9, 18. Pero yung pinakamalaki talaga yung main door. So ayun guys, pang 3Ds ngayon. Ayun pang 4Ds. Pang 4Ds natapos ko yung pinto na yun. So hanggang dito na lang muli yung vlog natin guys. At syempre kung nagustuhan nyo, i-like nyo naman at share para maging updated din po kayo sa mga susunod kong video. Kung nagustuhan nyo guys, salamat. At sana may makuha kayong technique doon sa tutorial kong ginawa. So hanggang dito na lang guys. Bye bye.